Sadyang nakakahappy ang pagkakaroon ng pet, pero sa pag-aalaga nito dapat two-way. Kailangan din itong mapaligaya sa pamamagitan ng tender loving care. Kahit paminsan tila nangangambala at taga-alboroto, baka paraan lang ito para maglambing at magpapansin. Yan ang aking kwentong Dapat Alam Mo. Tuwing alas 6 ng umaga, umaalingaw-ngaw ang anulong ng mga aso. Sa paniniwalang Pinoy, ibig sabihin daw nito, may masamang mangyayari. Pero wala raw dapat ipag-alala. Dahil ang mga atungal na ito, alarm clock daw ng pamilya dating Ginoo. Mula sa isang batalyong Siberian huskies na alaga nila. Dream pet daw ni Sai at ng kanyang mga kapatid ang Siberian Husky. Kaya noong 2016, binili nila si Cyber, ang pinakamatanda sa pack. Ang una po naming naging Husky ay si Cyber, which is 6 years old na ngayon. And nagkaroon po siya ng anak, nag-keep kami ng isa, which is si Malia. And then bumili rin po kami ng another Husky since nagustuhan na po namin na mag-keep ng mag-keep. Hanggang naging 2, 3, 4 at ngayon 26 na and counting pa. Nung mas natutunan pa po namin yung tungkol sa huskies, yung pag-aalaga po sa kanila, and yung personality nila, na-inlove po kami lalo sa kanila. At nagustuhan rin po namin na mag-keep ng mag-keep ng iba't ibang klase ng huskies, and since napakarami pong klase ng huskies. Para ma-monitor ang kadalang kapangalangan at makaiwas mga huskies sa virus, gaya ng canine parvovirus, pinagpatayo nila ng bahay ang mga aso. Welcome to the Husky Mansion! May 2 palapag ang mansyon ng mga aso. Dito po sa ating mansion, meron tayong a total of 20 cages. Ang first floor lang natin ang occupied niyan kasi hindi pa po tapos ang ating mansion. May sarili rin kusina, mga ventilador sa bawat cage, nursing room, at centralized aircon. Makakapal kasi ang balahibo ng Siberian Huskies, kaya kailangan malamig ang kanilang tirahan. Ang Husky, they have a double coat na tinatawag, no? Meron silang undercoat, yun yung nasa ilalim, meron din silang guard hair. Originally kasi galing sila sa malalamig na lugar, but they can easily adapt naman. Kilala din ang mga Siberian Husky sa ugali nitong mayak-mayang pag-aanulong. Ang mga Huskies kasi high in energy sila. Dapat yan nasa open space, nakakatakbo, madaming activities. So sometimes, pag wala sila noon, they get bored, they tend to howl para mailabas nila yung energy nila. It would be best kapag ang husky nakakapag-exercise, nakakatakbo-takbo, para doon nila na-event yung kanilang energy. Pero may routine daw ang kanilang pag-aalulog. Hindi rin naman daw nakakaabala sa kapitbahay. Dahil iisa lang ang bintana nito at palagi nakasarado ang mga pinto ng mansyon. Sa pack naman po namin, kaya lang sila nag-howl is either may bagong dating na gusto nilang salubungin, and every morning nag-howl din po sila. May sariling vlog din ang kanilang mga huskies. Ang kinikita rito, pinantutustos sa mga pangangailangan ng mga alaga. High maintenance kasi ang breed na ito, kaya kailangan tutukan. As per expenses naman po ng mga dogs, ginagamit po namin yung mga kinikita nila talaga sa social media. Dahil din sa dami ng kanilang mga fur babies, kilo-kilong pagkain ang nakastock. For lunch, ang kinakain naman po nila is mga fruits, more on fruits lang. Yung dog food po yung pinapakain namin sa kanila. Tapos every week, bumibili din po kami ng kilo-kilo ng mga karne, atay ng manok, atay ng baboy, chicken. Sa hapon, nilalabas din sila para mag-exercise. Aminado si Sai na mahirap mag-alaga ng ganito karaming aso. Pero hindi raw nila ito pagpapalit dahil sila mismo para na rin parte ng kanilang pack. Kung gano'n namin kamahal yung mga aso namin, siguro po is unconditionally. Ide-devote po namin yung oras namin, yung buong buhay po namin para alagaan po sila. Di baling marami umaingay. Gagawin ang lahat para happy ang pet. Dahil sa huli, isusukli rin nila ang pagmamahal na binibigay sa kanila.